Kahit anong linis mo sa butas ng ilong mo o sa loob ng ilong mo ay talagang dumarating yung pagkakataon talagang kumakate. So kahit anong linis mo, kapag yan ay talagang kumate, kakate kahit saan ka naroon. At bago ko i-chika sa inyong lahat ito, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Tapusin nyo to hanggang huli para malaman nyo kung bakit nga nangangati. So dito muna tayo sa mga pantanggal ng mga kati. Tayo ay may kani-kanyang balat, so ang ibig sabihin nito ay may hiyangan. Itong dalawang ito ay i-share ko sa inyo ay ang olive oil at ang salt. May dalawang klase ng olive oil. Yung isa ay pwedeng ipangluto at yung isa naman ay talagang pan-dressing lang. Ang ginagamit ko ay yung hindi pinangluluto. Pero kung wala kayong hindi pangluto ay itry nyo pa rin ang olive oil na pinangluluto. Kumuha kayo ng Johnson Buds, basain ng konti at isaw-saw sa asin para kumapit yung asin dun sa Johnson Buds at yun yung pang-scrub mo sa loob ng iyong butas ng ilong. So kahit na after nito ay huwag nyo nang sabunin ay okay lang. So banlawan lang mabuti. Tuyuin ng Johnson Buds ang butas ng ilong at saka ngayon kayo maglalagay ng olive oil. So kung kayo nagtatrabaho, magbaon lang kayo ng konting olive oil sa maliit na bote ay pwedeng-pwede na. Alam nyo ba, isa o dalawang beses nyo lang itong ilalagay ay talaga matatanggal niyo yung pangangati. Di ba nakapagtataka bakit talagang dumarating yung pangangati samantalang alam mo na nalinis mo na, no? So guys, talagang iyan pa lang pangangati na yan ay mayroon tayong mga parasite worm na talagang napakahilig magkukutkot. Napakahilig sa mga oil ng ating skin. Sa bagay, loob at labas ng ating katawan ay talagang meron tayong mga parasite worm. So kanina talagang diskarte kung paano matatanggal yung pangangati. Kasi talagang nakakahiya para bang magkakaroon ka pa ng mannerism na talagang parang nangungulangot ka o parang yung ilong mo lagi ang iyong pinipisil-pisil. Nagkakaroon tayo ng mannerism habang ito ay talagang nararamdaman natin at hindi natin makamot yung loob ng ating ilong kung sa harap ng mga tao. At kahit na hindi makati ang inyong ilong, itry nyo muna. So, yung inyong finger talagang ipasok mo muna sa loob ng butas ng ilong, hipuin lang ninyo. Mararamdaman nyo talagang magalasgas siya. Tapos linisin nyo muna ng asin at saka nyo ngayon banlawan. After nyo mabanlawan at matuyo, hipuin nyo uli yung loob. Talagang napakakinis. Kung kaya magustuhan nyo ng linisin gamit ang asin. Nakakatuwa talaga, promise, ibang-iba. So guys, talagang babanlawan lang nyo mabuti at tutuyuin nyo mabuti para sa magandang resulta. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!